Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So unahin muna natin ang quick game update sa ating key game sa araw na ito. Dikit na panalo para sa Phoenix Suns laban sa Philadelphia 76ers sa score na 114-109. 16 points, 12 assists si Chris Paul, 35 points si Devin Booker, at 23 points naman kay Mikal Bridges. Sa Sixers naman ay 34 points, 12 rebounds si Joel Embiid, at 30 points, 7 rebounds naman si Tobias Harris. Ang Suns ay number 1 pa din sa NBA sa record na 44 wins and 10 losses. Natanggap naman ng Brooklyn Nets ang kanilang ikasyam na sunod na talo laban sa Boston Celtics sa score na 126-91. 22 points, 7 rebounds at 9 assists si Jaylen Brown, 22 points si Marcus Smart, at 19 points naman si Jason Tatum. Ito nga mga kaibigan yung game na pwede mong masabi na simula pa lamang ay tapos na. 5-minute mark ng first quarter, ang score ay 28-2 in favor of Boston Celtics. Ganun na lang nga mga kaibigan, kalaki ang lamang ng Celtics sa Nets buong game. Tinambakan din ng Memphis Grizzlies ang Los Angeles Clippers sa score ng 135-109. Si Ja Morant ay gumawa ng 30 points, 5 rebounds at 7 assists. At 26 points, 11 rebounds naman si Jaren Jackson Jr. Napatalsik din si Morris Sr. matapos na bigyan ng dangerous hard foul si Ja Morant. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Big win din para sa Dallas Mavericks laban sa Detroit Pistons sa score na 116-86. Nanguna dyan ang 33 points, 7 rebounds at 11 assists ni Luka Doncic. At sa ating last game sa update na ito ay nakuha ng Milwaukee Bucks ang dominant win laban sa Lakers sa score na 131-116. Si Giannis ay gumawa ng 44 points, 14 rebounds at 8 assists. May kasama din niya na 2 blocks while shooting 17 of 20 sa field. 21 points din si Chris Middleton, 23 points si Bobby Portis at 15.7 rebounds, 10 assists naman kay Drew Holiday. Sa Lakers naman ay 27 points, 8 assists sa LeBron James, 22 points, 9 rebounds si Anthony Davis, 20 points si Malik Monk at 10 points, 10 rebounds naman si Russell Westbrook. So inaabangan na matchup sa game na ito kanina ay ang tapat ng Anthony Davis at Giannis. Simula pa lang ng game ay pinakita ni Giannis ang kanyang pagiging dominante. At sadyang mas gutom lang talaga mga kaibigan si Giannis at muli niyang na-outplayed si AD sa game na ito. Fan ka man ni Davis o hindi, very disappointing nga ang performance na pinakita niya kanina. Makikita mo yung aggressiveness ni Giannis at tila ba may gustong patunayan ito. Kahit na kung iisipin ay si Davis talaga ang mas may kailangan patunayan sa kanilang dalawa sa ngayon. Year 19 na nga ito ni LeBron mga kaibigan. It should be Giannis versus Davis. Ngunit hanggang ngayon ay tila ba Giannis versus LeBron pa din ang mas nababagay na matchup. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa balita regarding James Harden. So malamang alam nyo na nga na napakainit ngayon ng trade rumors ng James Harden to Philadelphia 76ers. Madaming fans na nagsasabi bakit ba hindi pa rin ginagawa ng Sixers ang trade na ito. Well, ngayon nga mga kaibigan ay alam na natin ang tunay na dahilan kung bakit tila ba hesitant pa rin ng Sixers sa palitang Harden at Simmons. Ito ay sa dahilan na naniniwala ang Sixers President Basketball Operations Daryl Morey na iiwanan ni Harden ng Nets sa offseason. Pupunta daw ito sa Philly or Clippers o kung saan team na hindi niya kinakailangan mag-alala kung maglalaro ba si Kyrie Irving. At kung ito nga ang pinaniniwalaan ng Sixers at kung sakaling magkatotoo ito, panalong-panalo nga ang Sixers dito. Dahil pwedeng ang mapunta sa kanila si James Harden sa darating na offseason nang hindi nila binibitawan si Ben Simmons. At hindi lang yan, pwede pa nga nilang magamit si Ben Simmons sa trade upang mabigyan sila ng isang star. O kaya naman tatlo o apat na role player na pwede mong ipalibot sa duo ni Embiid at Harden. Ganun pa man malaking sugal nga ito sa Sixers. Dahil kakaiba nga ang pinapakita ngayon ni Joel Embiid at tila ba ito na ang perfect season kung saan dapat na makipag-agawan sila para sa championship. Dahil ang East ngayon ay wide open, walang maliwanag na favorites at kahit sino ay talagang may decent chance na makaabot sa NBA Finals. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat lang pumukol sa trade na ito ang Sixers o hintayin na lang nila sa offseason si James Harden? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!